Ito mga boss, pakita natin ngayon kung paano gagawin yung rayos na pwedeng tubeless, pwedeng may tube. Ihanda lang natin yung mga dapat gagamitin para ipakita sa inyo kung paano ginagawa. Ayan mga boss, kita natin paano natin gagawin yung ano, rim. Hindi siyang maging tubeless, tsaka pwede rin siyang may tube para kahit hindi siya mugs, pwede siyang gawin na tubeless. Ito, kikita nyo lahat ng ano, yung iba may lagpas. So yung minsan nakakabutas yung interior. Pero ito, kahit hindi na natin putulin, so okay na siya. Gagawin natin, lang natin ng ganito. Kasi lahat ng pang ano, pang sa mga yero pwede yun. Kahit bulkasil pwede rin. Si bulkasil, baka naman. Ano natin ito gupitin. Ano natin ito kung kakaseto mga boss. Tapos kailangan natin ng electrical tip para sa ilalim mamaya. Tapos sa babaw doon yung ano, tip. So ito, kailangan natin ito ilagay mga boss ng isa-isa. Lagyan natin ng isa-isa yung pagitan ng ano, nung rayos. Yan. Para magsara siya. Kailangan yata nito ng dalawang piraso mga boss. Hindi yata ito kakasya. Sige, nung una binili ko, dalawang tube yun binili ko. Ito yung nakalagay dun sa motard ko mga boss. Naka ganito na siya. Ito bago kong ano, isi-set up na gulong. Pero gagamitin ko to sa trail para hindi na ako palit ng, ano, ng guma. Ayan, dito natin lalagay mga boss sa bawat pagitan ng rayos. Isara para kahit i-tubeless nyo yung ano nyo, yung gulong ay okay na okay. Pero mas the best mga boss, lagyan nyo pa rin ng tube yung guma. Pinaka the best yun. Subok na po yun sa mga long ride. Tapos yung gagawin nyo mga boss sa ano, para kung maglalagay kayo ng sealant, direkta dun sa gulong. So, meron ako ituturo sa inyo mga boss na pinaka maganda. Yan, para ka lang nagano nito ng ano, yung sa cake, yung icing. Yan, dito mo lang pipindot-pindotin. Ito yung kinaganda dito sa ano to eh, naka-repack na plastasil. Nakuha ko itong rim mga boss. Galing to sa ano, sa big bike. Nabili ko dun sa kaibigan kung nag-align. Hindi ko na siya na-video nung inaline niya to kasi iniwan ko lang sa kanya itong hub. Pagbalik ko, nabukasan, naka-align na. Lagi kong nag-ano yun, dyan sa Caloocan, si Tatang, sa Teen Avenue. Sa tabi ng ano siya, Motor Star. Ayan mga boss, naikot na natin lahat nung ano, nung rayos. Nalagyan na. Sa isa. So isang, ano, may sobra pa. Yung pa yung isa, nalagyan natin. Sakto lang yung isang piraso. So yung ano, yung isa kong nakalagay, yung sa motard ko, yun. Maraming linabahan. Nakaganyan din siya mga boss. So yung iba nagtatanong sa akin kung paano ko ginagawa. Para iwasasel po sa mga nagbibiyahe, yung kakaroon ka na lang ng flat bigla. So, yung ano, yung sapito, lagyan nyo rin ng konti dito. So, yan. So, ang gagawin natin, patuyin muna natin ng konti. Tapos, saka natin lilinyahan ng, ano, ng electrical tape. So, yun. Bibili muna tayo mga boss. Kulang yung nandito sa akin na, ano, isang rulyo eh. Okay? So, antayin mga 30 minutes bago ano, para mag-plot, matuyo-tuyo ng kaunti. Yan mga boss, bumili tayo ng ano, ng duct tape. Ito, ay duct tape, ano pala to? Electrical tape. So, mga 30 minutes na. Saka natin ngayon ilalagay yung electrical tape. Bumili tayo dalawa. Para meron tayong reserva pa sakali. Yan. So pag na ano nyo na, na medyo yan, medyo malambot-lambot pa. Yan. Huwag nyo hayaan na sobrang tigas ito bago lagay ito. Dahil
ano, hindi siya magpapantay-pantay paglinagay yung electrical tape. So dito tayo mag-umpisa sa bandang gitna. Yan. Ang unang gagawin dito mga boss, huwag munang ganong atakin. Yan. Ano lang, hanggang sa makaikot. Gitna. Yan, gitna. Uy. Gitna siya. Yan. Makikita nyo siya. Mapipit-pit siya dun sa may gitna ng kanyang mga rayos. So, anong gagawin dito? Huwag mo nang masyadong hatak. Kasi medyo ano pa yan eh. Basa. Yan, pag naikot na siya, naikot mo na siya dyan. Yan. Kaikot na. Dito naman sa may bandang gilid para siya may sara. Yan. Ikutin nyo lang mga boss. Kulay dilaw sana kukunin ko eh. Wala na daw stock. Para maganda nakikita. Yan. Ikot-ikot lang yan. Tapos pag nakaikot ka na doon dito, no, lilipat mo naman siya banda rito sa may kabila. Maganda kung mayroon kayong ano, yung nilalapatan ng pang rayos. Yan. So ang gagawin ko dito mamaya mga boss, yung mga rice na yan, pipinturahan ko ng samurai para hindi siya mga ngalawang agad. Kasi ito, pag ginawa nyo na ng ganito, pang matagalan na yan. Ito yung mga rice na may mga sobra. So, walang maano dyan ng makikita kang bukol-bukol. Kakalat na to. Isin natin. Yan. Habang ano siya, higpitin mo na ang hatak para lumapat ng gusto yung electrical tape. Tapos yung ano nyo dito mga boss, yung level lagi dito sa may ano, hanggang sa magsara yung mga bukol-bukol ng rayos. Yan. So ayan mga boss, sakto lang yung isang rolyo ng electrical tape. Naubos na. So, kailangan natin putulin. Banda dyan. Yan. Yan. Alak na. So, meron pa tayong ilalagay dyan na isang buo pang ano. Siguro mga kalahati nung duct tape. Duct tape naman dito ang pinakahuli. Yan ang pinaka the best na panglagay. Kasi yung duct tape, ano yun, mas malapad dito. Tapos yun na magano. Ito kasing electrical, ano lang siya, para maglapat yung linagay natin na elastasil dun sa loob.
para siya yung magsara dun sa mga rayos. Ang gagawin nyo dito mga boss, huwag nyo muna siyang ibubuo. Mas maganda kung bukas na para tumigas na yung ano, yung ilasta sila nakalagay dun sa loob. Kasi kung ngayon mismo, lalabas dito yun. Ito, lalabas dyan yung mga ano, kasi itutulak ng hangin yung ano, ilastasil. So lalabas dito. So yun, pangit siya. So ayun. Yung ano naman, yung duct tape naman para dito. So ayun, update tayo. So ayan mga boss, yung isa nalagyan na rin natin nung ano, lagyan na rin natin nung elastasil. So may natira pa. So kaya pa to ng mga isa pang rim, isang seat yung maliit na ano. Ito kasi masyadong malaki. Ginagawa ko to pang ano, pang ito, pang motard pwede. So kailangan natin ngayon to duct tape. So ito, mga binili natin duct tape. Tapos yung isang packing tape, ay ano, electrical tape. Para yung dun sa, para ito dun sa isa. Ito. Isang rolyo. Para pumantay yung ano, antayin natin siya mag ano, mag 30 minutes. Para tumigas-tigas ng kaunti yung ano. Pero bago ko nyo lagyan ng mga ano boss, ng mga, ilastasil yung bawat ano rayos, tiyakin nyo na malinis siya, malinis yung ano, yung bawat malalagyan niya. Tapos pag na ano, makikita nyo yan kung meron pa yung blanco, so kailangan yung lagyan yun. Kaya natin malaman kung katulad nito, kasi saka lang siya maglalapat yung ilastasil pag ano, pag tumagal ng kaunti. Yan. Lahat ng bakante, silipin nyo naman pabaliktad. Yan. Makikita kayo dyan, may angat. So, kailangan mong lagyan. Yan. Tapos, antayin na tumuyo-tuyo ng kaunti yung ibabaw para paglagay ng electrical tip, hindi siya ngayon aangat. Yan. Para maging pantay yung ano. Sa kabila naman, titingnan natin sa kabila. Kasi kanina ang ikot papunta dun. So dito makikita natin kung may angat yung iba, yung ibang sa likod. Ito. Ito mayroon. So sisilipin nyo yan bago nyo lagyan ng electrical tip. Yung iba kasi dati linalagay dito yung pansalamin. Ang problema kasi noon mga boss, umaangat yun. Nawawala rin sa pinaglalagyan niya. Maganda lang siya pag unang lagay yung silikon. Yan. So pag nasilip nyo na siyang isa-isa, antayin na bumaba ng kaunti pa itong nilagay na elastasil. Silipin, baka may mga butas na ano. Lulusot din dyan mga boss yung hangin kapag nilagyan. So, tapos ito, lagyan nyo rin ng konti yung sapito para pag-ipit yan ng guma, paplat siya dahil meron siya nakalagay na ano. Sa pag na nabubutasan nyo pa yan mga boss, tanggalan nyo ng butas para doon sa ano, dahil magsasara yan dahil ikutan ng packing tip. So yun, tayo muna natin to matuyo. Lagyan natin dito, natuyo ng kaunting ibabaw, pero ilalim yan, hindi naman agad-agad natutuyo. So ito, lagyan na natin ito ng ano, duct tape. Ito na, ito na yung mga ano boss, papantay na siya. Maganda yung pinapatagal ng kaunti para yung ilastasil tutuyo siya, hindi siya lalabas dito sa mga rayos, sa labas dito.
magsasara siya dun sa loob. So yun ang sikreto sa mga rayos na naka ano siya, nakasara para pwede siyang ano, tubeless. Pagdating naman sa tubeless mga boss, ito, wari, hindi nyo, ako kasi, naglalagay ako ng, kahit nakasara na to mga boss, nalagyan ko siya ng tube para mas maganda. Kasi, kahit mabutas yon, may tube siya, dun mo siya may ano sa may gilid. Ang problema kasi ng, ano, ng, wari, tubeless siya, ginawa mo tubeless. Minsan ito nababaklas kung hindi maganda yung pagkakalagay. So, ang ginagawa dyan, para hindi matanggal, pag nakalagay ng duct tape, dapat meron siyang pangsaping guma. Yun. Para hindi siya hiwalay. Kasi, tapos mga iba, maglalagay ng sealant. Yun. Mas maganda sa sealant, mga boss, na huwag niyong didirekta sa guma. Dapat kung magsilalagay ka ng sealant, laging lagyan ng ano, lagi siyang lagyan mga boss ng interior, lagyan ng tube. Doon yung ngayon ilalagay yung sealant nyo sa tube. Iyon po yung payo ko sa inyo. Yung iba kasi, huwag kayong maniniwala na nakasealant kayo. Tapos, yung gulong niya naman ang pinapatay ng sealant. Maniwala po kayo sa akin dahil nangyari na sa akin yan. Sa mahal ng gulong kong binili, mga ilang buwan lang, hindi na siya kumagat sa ano ng kalye. Alam nyo yun, yung naramdaman nyo yung gulong nyo madulas na. Pero bago pa siya. Namamatay po kasi yung gulong sa ano, sa sealant. Dahil kung liquid yung sealant na yun, na panglagay, ano yun, iinit yung gulong, tapos mag-iinit din yun yung parang tubig. So pag nilabas mo ngayon, lalamig yung gulong. Pag hininto mo na, pahinga ka na, lalamig yung gulong ngayon. Pag lumamig yung gulong, so yung ano, maninigas na yan. Pagdating na ano, ang guma, maninigas ang guma mo. Doon mo na mararamdaman na madulas na yung gulong mo. Mamatay. So minsan yun ang dahilan para ayun, bili ka ng bili ng gulong. Pero kung marami kang budget, okay lang yun. Pero ako, hindi ako naglalagay ng liquid na sealant. Binibili ko yung sa ano, sa Tres Hermanas, yung cycle seal. Subok na subok sa akin yan mga boss. Sa Endurance, yun ang gamit ko. Yung parang kulay niya ketchup. Yan niya pag inano ko yung sa vulcanizing, sabi niya, sir, may ketchup yung ano mo. Yung gulong. Kasi sisingaw yun, pag pinasingaw nila yung ano, lalabas yung sealant na yun sa interior eh. So ito, kapalan nyo lang ito mga boss. Yan, hanggang sa dumiin doon sa may ibabaw. Pero lagyan nyo bawat kabilang labi ng ganito. Yan. Lipat-lipat nyo yung ikot para siya nagsasara. At saka hatakin nyo ng mabuti yung duct tape mga boss, para siya mag-lock. Walang hangin na lalabas dyan. Kahit sa pito, iipitin niya yan eh. Yan. Yan ang paggagawa ng pwedeng maging tubeless yung rayos. Nawagan nga ako ng kaibigan ko eh. Pinapagawa yung sa big bike. Sabi ko, tanggalin lang yung guma. Tapos dalhin dito yung rim mga boss. So yan, ilalagay na natin sa gitna para may sara na. Yan. Nakakangawit lang. Gatak ng ano. Yan. Sa akin kasi, lahat ng gawa ko ng ganito mga boss, ano, may interior ako. Yung isang binuksan niya sa akin eh. Naka interior yun. Pumutok yung interior sa loob.
pa rin lumabas yung ano ng hangin. Ayan. Ayan. Sasara natin dito sa may lagpasan natin yung isang ano. So, buksin lang natin. Konti na lang. Ayan, mga boss. Ayos na siya. Ayan, ubos na. So ako, dahil may tuba kong nilalagay dito, so hindi ko na kailangan ng lock system dito sa may ano. Tsaka lahat ng hangin, mga boss, yan ano nyo to, ilabas nyo. Para nakalak talaga siya. Yan. Yan na. Pag nainitan yan sa ano ng guma, mas madikit siya. Hirap ng ano yan, hirap ng tanggal. So, yan ang sikreto ng rayos na pwedeng i-chublis. Yan. So, lahat ng gamit ko, mga boss, yun. Yan sa motor ko. Pinalitan ko kahapon ng guma. Naka ganito rin siya. Kaya, tinatanong lagi sa yung pinapag-anohan ko ng vulcanizing doon. Sir, paano yung ginawa yung ano? Sabi ko, gagawa ko ng video para meron guide yung mga iba na gustong malaman to kung paano ginagawa. So, yan lang. Yan. Yan. Wala ka na makikitang matalim dito, mga boss. Yan. Sarado na siya. Tapos, dito. Mamaya, gagawin ko dito. Ito. Isprihan ko ng samurai para itim siya lahat. Para hindi siya kakapitan ng kalawang. So, yan. Yan na yung ano. Saan yung sinasabi ko sa inyo, mga boss, huwag niyong ididirect doon sa guma. Kung magbabigay, lalagay ka ng sealant, lagi niyong lagyan ng tube ang inyong mga motor para lagyan niyo ng ano ng sealant yung ano sa tube lang doon mo ilagay. Mas maganda yun. Tsaka huwag kayo maglalagay ng liquid, mga boss. Nakakasira ng guma yun. Maninigas ang guma mo. Sasabihin mo, madulas na yung gulong mo. Hindi yun. Pinapatay kasi ng guma. Napatay ng sealant yung guma. So, yun oh, mayroon akong bagong may bago pa ulit yung gulong oh. Na nasunog dahil sa sealant, mga boss. Ito. May chiller to. Ano? Kapal pa oh. Dahil may sealant siya, nasunog yan. Nanigas. Yan, nanigas yun. Nanigas. Tapos nagbitak-bitak na siya. Mong ano to, mga boss, alam niyo naman kung magkano ang halaga nito. Mga 8-6 ngayon to. Yan, tinanggal ko lang. Wala na, madulas na siya. Tapos, ang ano niya, nagbibitak-bitak na. So, sayang. Yan, nakapili ako ng ano, ng bagong gulong. Itistingin ko yan, mga boss. Ano yan? Quick. Yung brand. Ano daw to? Thailand. Made in Thailand. Susubukan natin kung maganda siya. Ngayon pa lang ako magkakaroon ng gulong na ganito. Ngayon ko lang nagamit. So, murang-mura lang to. 120-70-17 to, mga boss. So, yung panghulihan ko naman, yan, ano yun, dual sport na Continental. So, papalitan ko rin siya ng ganito sa sunod na, no. Sasali ako ng endurance ulit next year. So, sana matisting ko ngayon to kung ano yung
ano siya, performance niya sa kalye. So testingin natin yan. So lahat ito mga boss naka ano to, nakasara yung rayos na yan. So may sealant ito pero nakalagay sa tube. So pag lahat ng ano mga boss, huwag niyo kakalimutan lagi itong ano, yung pito, lagyan niyo ng guma. Yan, paggawa kayo dun sa vulcanizing ito, lock. Tapos yung sa pito, alisin niyo yung nasa ilalim na parang ito, itong takip na to. Ilagay niyo dun sa ibabaw, nandun yung sa ilalim. Pakita ko sa iyo yung interior na yun, sinasabi ko. So, ito yun mga boss, yung sinasabi kong sanapiko. Para ito dun sa ginagawa natin na ano ngayon mga boss, yung rim sa pangunahan ko, 19. Ito naman, 18. Nabili ko to, mura lang to sana eh, Tres Hermanas. Ito yun o mga boss, aalisin nyo to, itong takip. Yan, aalisin nyo tong ano, itong tornilyo na to. Kasi nakikita nyo, laging dalawa to. Nalis ko na yung isa nandun. Dito, nandito yung isa. Yan, dalawa lagi yan. So, ang gagamitin natin dyan, isa lang. Ito yung sinasabi kong takip. Alisin to, dapat walang ano dito. Alisin nyo to dito. Dito to nakalagay, ano, nakatakip sa dyan. So, ang gagawin nyo, alisin nyo to. Kung mayroon kayong tube, alisin nyo to. Wala dapat bakal doon sa ilalim ng rim. Para itong guma ang tatama doon sa linagay natin na rim para walang singaw. So ngayon lalagyan to ng sa ibabaw ng rim, lalagyan to ng guma. Iyon yung nakikita niyo, may guma siya. Bago 'yon, bag yung guma na 'yon lagay sa rim. So maglalak siya doon. So ito na ilalagay niyo. Yan. Tapos yung ibabaw itong tornilyo. Yan, ito tornilyo siya diyan para mag-lock. Wala siyang sisingawan ng ano, kahit mabutas dito galing, nabutas yung gulong na to, bubunutin nyo lang yon. Kasi mayroon naman sealant mismo ito, ang sealant nandito sa loob ng tube. Ang sealant na yon, pakita ko sa inyo, Cycle Seal ang pangalan. So pakita ko sa inyo kung paano inilalagay. Mayroon ako kasing inject na inaano dito, tinatanggal itong ano, tapos nalagyan ng hose. Papasok mo ngayon dito yung sealant na yun sa loob. So, ang masisira, ito lang. Itong tube na to. Hindi yung gulong mo. So, yun ang tip ko sa inyo mga boss. Huwag nyong i-direkta lagi sa gulong ninyo. Sabihin nyo, tubeless yan eh. Tubeless nga yan, pero maninigas kasi itong gumang mismong ito. Kapag nalagyan nung sealant na liquid na linalagay nyo ngayon, dahil subok ko na po yun. 24 hours pong tumatakbo ito sa endurance. Doon ko naalaman na masama yung rekta dito sa guma. Ang sealant dapat nanggagaling dito sa tube. Yun ang nakakasira sa mga guma. Kaya yung iba, bakit madulas na yung gulong ko? Kasi madulas yung gulong mo dahil namatay siya doon sa ano, nasunog siya eh. Sa ano, dahil umiinit yung gulong mga boss. Umiinit yan. Pag uminit yan, yung sealant yun na yun, iinit yun. So liquid yun, makikita nyo pag binuksan nyo, ang amoy, masama ang amoy pag binuksan nyo na yung ano, sa vulcanizing. Makikita nyo yun, yung ano, naghiwalay na, yung tubig na lang ang nakalitaw. Wala na yung sealant, buo na, nandun sa dulo, nandun, nakabuo. So yung ikot yan, di pantay. Pero yung sinasabi kong cycle seal, ay hindi po siya namamatay. Kahit anong init niya, ilang taon na yun sa akin ito, ilang taon na to mga boss, mahigit na isang taon yan. Dapat ano lang yan, 6 months to 8 months lang ang ano ng sealant na yon. Pero hanggang ngayon po, buhay yun, buhay pa. Kasi mayroon siyang kunting madulas sa loob na hindi siya namamatay pagdating dito sa ano. Hindi katulad ng ibang sealant, namamatay po yun.
Yan yung mga liquid na sinasabi ko. So, lahat ng maglalagay ng sealant para safety po sa plot yun, ilagay po sa tube. Huwag nyo kalimutan lagi mag-tube. Mas maganda pa rin po ang may tube. Tapos dito nyo ilagay yung sealant na yun. Dubli. Kahit ito na ispatan ng mga pako, punutin nyo yun, paikutin nyo. Pero kailangan nyo ng malakas na pressure para tumulak yung sealant na yun doon sa butas. Pero kung sobrang laki na po, hindi na po gumagana yung sealant na yun. Mas maliban kung doon sa gulong na ginamit ninyo. Kung kapareho doon sa iba kong gulong na ginamit, katulad ng mga Dunlop, iba-ibang mga high-end na mga gulong, sumasara po yun pag naispatan. Ang butasan dito, sumasara po yun. Meron po ako nagamit na gulong na iba. Hindi ko na mapangitin yung mid niya. So, medyo sa lower. Nung napako siya, hindi siya nagsasara. Masarado siya. Ganyan. Masara. Pag malamig. Pero pag matagal na siyang na binibiyahe mo, bumubuka siya. Nakabukas lagi. So, yung sealant ko tumatapon. Yun ang masama sa gulong na yun. Hanggang ngayon, hindi ko na ginagamit yung mga boss. Parang unti-unti nga rin siya napipiss out ngayon sa ano eh. Dahil sa ganun. Sitwasyon niya. So ito, malalaman natin to kung ano-ano. Ito kasi yung motor namin to, mas lalo kung mga big bike yan, mahirap itulak. So papakita ko sa inyo mga boss yung sealant na yon. Meron pa ako dito, medyo luma na eh. So ito yun mga boss yung sinasabi sa inyo. Meron ganito nakasama sa pagbili mo yung sealant. Yan. May kasama siyang pito. Yan o. Kasama siya. Ito, bago pa to. Tatanggalin nyo yung ano, ito itong sa loob. Tatanggalin yan. Tapos papasok nyo itong sa natin. Para makita. Baka sabihin, hindi tama yung pag-di mo. Ito kasi mga boss, ito yung isang ano, kung maliit yung ano, ito bubutasin mo para magsakto dun kung baliktad. Pero ito kasi kakasya dito mga boss, yan. Kailangan tanggalin nyo muna yun mga boss, ah, yung sa pito. Yan, papasok mo ngayon yun dyan. Yan, labog pa natin to. Yan, yan, pasok mo dyan. Tapos ito, kung hindi naman kailangan. Itong pre na to, mga boss, ito to. Kasama to sa lobby. Yan. Pangbukas nito dito. Ano, pangtanggal ng pito. At pangalis. So, yan. Tapos pag natapos na ito na, lagay mo dito. Tapos to, mag-injection. Hindi lang sa tao injection. Alisin mo yan. Yan. Papasak nyo ito dito mga boss. Yan. Yan. At pag napasak na, ngayon, bubuksan mo yung ito yun, yung sinasabi ko. Cycle seal. Napakaganda po nito. Hindi po ito namamatay yung ano niya. Ito, mukha siyang ketchup. Yan o, may mga durog-durog na guma sa loob. Yan. So, subok ko na po ito. Ito ang gamit ko. Sa endurance ko, ito rin ang ginagamit ko. Tapos sa isang gulong mga boss, kunwari XRM yung ano nyo, XRM yung gulong nyo, isang ganito lang. Sa isang box, sa isang ganito, dalawa kasi ang laman nyan eh. Yan o, dalawa ang laman. Sa isang gulong, kung XRM yan, isa lang nito. Bali, sa isang box, isang ano na yon, isang sit na ng gulong, harap likod. Pero ito dahil sa amin, malaki. Ito, malaki. Kikita nyo, malaki ng ano. So isang box, itong dalawa, dito lang sa isa. Yan, dito lang sa isa. Sa hulihan, ganun din. Bali, gagawin mo, dalawang box na ganito, bibili nyo. Sa Tres Hermanas itong nabibili, sa Caloocan, dinabi nyo. Doon ito, nakikita. 250, parang ganun, 250 isang box. Sa akin kasi, ibang price nila eh. Kasi marami binibili ko sa kanila eh. So yun, buputasin nyo ito, ilalagay nyo ngayon dito. Ito, hindi ko muna bubuksan mga boss ha, kasi hindi ko pa gagamitin ito eh.
So didinidi mo ko lang sa inyo, sapos pag napuno, sa kangunyo ngayon itutulak dito. Yan, tutulak nyo doon. Papasok yan. Yan. Pasok yan. Pag nahilagay na nyo na yung mga boss, ibalik nyo yung pito. Saka nyo ngayon dalhin doon sa vulcanizing. Ipapakabit nyo ngayon yung tube nyo doon sa gulong. So yun ang ano natin. Yun ang tip natin sa mga may mga nagmumotor na napakaraming nagmumotor sa Pilipinas ngayon. So iniwasan natin yung flat. Iniwasan natin yung hassle na wala namang vulcanizing na na inyong dadaanan maliban kung kapi na, di ba? So tinuturo natin sa lahat ng mga nagmotor na magkaroon sila ng idea bago sila bumiyahe ng napakalayo. So yun ang i-advise ko sa inyo mga boss. So ito, may laman nito siya, 6-8 months na to, maligit na ito pa rin ang laman. So yung isa kong rim nandun. Kikita nyo yung mga may rim pa ko dito. Hindi yan yung sa bike. Yun o, itim. Nakasara din yan, pero tinanggal ko muna yung ano, yung hub nya kasi kailangan natin dun sa sinit natin na bago. So ayan mga boss, ang ano natin, mamaya pakita natin ng, sa, ano, sa huli ito yung ano, pag napinis na. So ayan, dito muna. Update muna tayo. So yan na mga boss yung para sa harapan. Last na natin tong ano, yung isa tapos na yung kanina pinakita ko sa iyo. Itong isang naka ba. So ito na lang isa ngayon. Pampinis na mga itong unahan. Madali lang i-ano itong mga boss, hindi mauubos itong isang duct tape. So, kailangan nyo lang atakin maayos para dumikit siya ng gusto. Yan. So, yung harapan, mga ano lang na balik apat. Siya. So kailangan nyo mga boss, pag ganitong mga malalaking rim, kailangan nyo ng isa't kalahating ano, isa't kalahating duct tape. Dalawa yung ano, electrical tape para maayos yung dikit niya. Yan mga boss. So, ito lalagyan natin ng duct tape pa sa ibabaw para ito mag-lock, hindi siya maalis. Mas madikit kasi yung sa duct tape sa ano, ito dito pinanggalingan. So ayan. Para na siyang mags, di ba mga boss? Wala nang lulusot na hangin diyan. Kaya mas mainam kung meron pa rin siyang tube mga boss, dahil yun ang pinaka the best sa lahat. So lagyan natin itong duct tape sa ibabaw para maganda. Yan. Gitna muna. Yan lang yun para hindi mag ano, lakyo, hindi ma tanggal yung duct tape na nakalagay sa dulo. Yun ang maglalak. Pero kung meron kang ano, meron kang guma mga boss, yung nilalagay dito. Mga interior na mga gawa na. Yung pwede rin yun. I-lock nyo na lang. Para hindi nyo lagyan ng ganitong duct tape. Yan. Pikutin lang natin ng tatlong bisis para pantay. Makinis na makinis siya. Pag hindi nila sa vulcanizing mga boss.
ipakabit yung ating guma. Yan. So, ilagpas natin ang tape. So, ayan mga boss. Okay na. Karayos ka. Pero, ano na kamags. Diba? So, ito yung ating isa. Yan, ating finished product. Ganda to na ano, iniinitan mga boss na lighter para mag, ano siya, mag dikit siya ng gusto. So, yun. Na, ito lang ating finished product. Yan, sana nabigyan ko kayo ng tip sa mga may rayos at saka sa nagano na laging nakaplatan na sumisingaw din kahit na kahit naka ano ka may sealant sumisingaw kasi yung mga rayos nyo hindi po sarado. So ito yung nakikita nyo mga boss, ito aalisin pa natin yan mamaya dyan kasi yan ang butas dun sa pito. So yan, tubeless ka na o kaya naka tube, okay okay po yan. Pero ang recommendation ko po talaga may tube para mas maganda po yun. Iwas na rin sa lahat ng flat. Yan, pipintura na natin tulad na sinabi ko kanina. So yun, samurai lang ang malakas. Pintura. Sana ay nagustuhan nyo yung aking video na i-share ko sa inyo. Saka huwag nyo rin kalimutan pag-i-share na rin. Maraming salamat sa tumatangkilik mga boss. Sana ay nagustuhan ninyo. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe. Bye-bye!